sabi, hinihintay daw si Lola. Ano po nangyari? Pumunta pa kayo rito. Dahil si Lola niya. Sabihin niyo na, nandun po si Lola. Saan kailangan wala mo? Saan ka lang sa ano? Bahala ko yung papa na bumalik sa inyo. Ano ba ba sabi niyo? Sinungaling po kayo. Hindi pa rin kayo nakontento sa pagsisinungaling kay Mama. Tapos kayo si Lola naman ang ginugulo niyo. Hanggang sa huli po, binigol niyo pa rin kami, Papa. Makinig po kayo. Ayaw na namin ni Carlo na maging anak niyo. Kahit ilang beses kaming tanongin ng judge, hindi na magbabago ang sagot namin. Kaya umalis na kayo. Hindi. Carla, hindi yung sabihin mo. Nelson! Ang sabi ko, huwag mong gagalawin ang mga anak ko! Isa. Makandaman natin ang isa't isa. Natauhan ako at gusto ko magbago. Kaya sana naman. Ba ako ng chance? Alam ko, napakarami kong binigay na problema sa inyo. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Pag-alago, hindi na ako ganagawa ng masama ngayon. Sabi ka kaya at kaya, wala akong kwenta. Hindi ako nag-ipagbuti ka sa kanila. Isa. Aking nag-uusap ako sa'yo. Ikaw ba ako ng isang pagkakataon? Isa na kayo sa kotse, Carlo. Carla, bilisan niyo. Isa na, ikiwasap ako ngayon. Carla! Carla! At ang gabi mo, nung nakasidente ako sa kotse, isa ko rin ang anak ko. Kaya pag nagkita tayo, huwag mo na akong pansin. Isa pa. Pareho lang naman kayong dalawa ni Jessa. Halos ang pinagkaiba ang kasamaan niyo. At saka, ang sabi ni Papa, hinihintay niya raw ang araw na mabayaran mo lahat ang naging pagkakautong sa kanya. Pero kung ayaw mong gawin yon, sumuko ka at magpakulong ka. Simula ngayon, ang babayaran mo na ang lahat ng kasalanan ang nagawa mo. Sigurado sa nararamdaman ko. Pero muli ko nang na-realize na mahal na kita. Muna nang ipinanganak ako, ngayon ko nang naramdaman ng ganang pagmamahal. At tulad mo, naging sobrang saya ko. Inaamin ko naman kasalanan ko dahil muli ko nang na-realize. Nagsisisihan ko yun. Paniwala ka. Hindi mo ba kaya tanggapin uli ako? Kung makikinig ka lang sa akin, kahit yun lang, wala na akong kalala ko.
soy. Pero que chico vaya. Ibig sabihin lang nun, hindi intensyon na yung sasakdan. Na pumatay, tama ba? Nakita ko siya sa National Plaza kung nasaan din si Jessa. Oh. Tapos, nag-away yung asawa ko at ang babaeng dinidate ko. Nagkasagutan sila hanggang mauwi sa sabunod na. Pagkatapos, isinakay ko ang asawa ko sa passenger seat. Pagkatapos nun, pumunta kami ng simbahan ng dinidate ko. Ulitin kung saan mo isinaka yung biktima? Hindi ba sa driver's seat? Nelson, pakiusap. Sige nga, pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Kung ito ang magiging buhay natin. Huwag mo kalimutan pareho tayo. Nakasalanan na sa'yo ang lahat. Hindi. Nasa passenger seat siya. Inugulo mo ba yung testimony mo? Hindi ko ginugulo. Sinasabi ko lang ang dapuro. Mukhang pinatawag ako dito ni Jessa o para magsinungaling. Pero tao pa rin ako. Mr. Witness, sagutin mo lang ang mga tinatanong mo. Sa sinabi niya, inaamin ang saksi na nagbigay sa atin ang nasasakdan ng maling ebidensya. Pakinggan pa natin ang sasabihin ng witness. Mali? Sinabi niya dahil sa patuloy. Asawa ko, binigyan niya ako na ng pera para malinig ako. Nelson M., ginagawa mo to sa akin. Walang karapatang magsalita ang con artist na katulad mo. Wala na kasing mawawala sa akin ngayon. Mawala na ang lahat ng pera ko at ang tahanan ko.
rin sa akin ang pamilya ko. Nawala na sa akin ang lahat ngayon. Tumigil ka, Nelson! Nakalimutan mo bang ikaw ang dahilan at naging palimsili? Mukha kang pera kaya iniwan mo ang asawa mo kahit nasa ospital siya lang. Kaya tumigil ka sa pag-aasta mo ngayon, nag-aalala ka sa kanya! Defender! Silence in the court! Nagawa ko ng mga kasalanan karapat-dapat sa kamatayan. Kaya dapat lang naparusahin ako. Ang huling bagay na magagawa ko para sa asawa ko, kaya nilanda na buong katotohanan. At isama ka, Jesus, o hanggang sa kulungan. Pwede ba? Tumigil na tayo. Si Paolo Jun, ang asawa ng nasasaktan na si Jessa O. Kailan lang asawa ko, ang kapatid ko si Isa. Kaya tinagin niyo na una. Para pagtakpan ang mga kasalanan niya. Nagkumuha rin siya na si Nelson din ang may sana. Kaya saan kami dalawa? Hindi sa pag-ibig. Tumamin ba siya ang tension kaya gano'n? Para hindi ko na maghiwalay. Sinuha rin siya sa lahat. Nasaktan ang pamilya namin. Dahil sa mga kasinuha niya na ginawa niya. Hindi na pamilya ng biktima. Hindi ko papatawad ang mga pagmamantanya. Dahil sa marunig at nakasalanan ang nagawa niya. Hinihiling ko na. Ang saan siya. Gusto ko lang na matapos na to. Hindi na nakakatuwa. Sa pagitan ng nasasaktan at ng biktima, ang nasasaktan si Jessa O.
Hindi mo iniligtas ang biktima kahit na alam mo mamamatay siya kapag iniwan mo siya doon. Dahil makikinabang ka ng gusto, pinapatunayan nyo ang dalawang accounts. Kaya naman, ang nasasaktan na si Jezebel ay kakasukoy ng attempted murder. Tapos, makukulong ka lang 5 taon at magkatrabaho pagkatapos mo. Selos ako. Hindi ko matanggap na ikaw ang anak niya. Dahil mataas ang tingin ko kay Papa Director. At siya rin ang pinakamamahal ko. Malaman ko na ikaw ang dating kinakabuhi ni Papa. Napakasakit sa akin, Lord. Kahit nung mamatay siya, ikaw pa rin ang nasa isip niya at inaalala niya. Kahit nasa harapan niya ang totoong anak niya noon. Ganong klaseng tao siya. Hindi ko mapapatawad ang papa ko. Ang gusto ko lang naman, magkaroon ng papa na ako na ang mamahalin. Napakalaking kasalanan ba nun? Lahat ng tao may apa sila nung ipinanganak sila. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ako kasakit.
What's that, sir? Ano ba ito? Kung di mo lang din naayusin, huwag ka na maglinis. Kaya na may ito. Oh, sige po. Mag-iingat mo kayo. Ay, pare. Sino may sabing gagaw mo po, ha? Umalis ka sa pwes mo. Pasensya na. Ang akala ko kasi hindi ko darating ngayon eh. Nilipat na ako sa iba. Sa'yo mo? Ah, kasi may magandang event ang pamilya namin. Kaya masaya talaga ako ngayon. Excuse me. Hello? Oo. Oh, si Mr. Gando. Talaga? Mahangin dyan ngayon? Oh, sige, pupunta na ako dyan. Walis ko na. Bye. Let's go. Sige. Ano na naman yan? Ay, miss. Sino may bigay sa'yo ng permiso na magpaskil ka rito? Permiso? Bakit? Pag-aani mo ba ang dingding na to para pagbawalan ako? Itinan mo na ako. Sexual harassment yan. Sige, re-report kita. Sandali. Ang ibig ko lang naman sabihin. Ang tinta ko sa sila ngayon. Pwede ka na lang magpaskil doon sa may bulletin. Sige ka! Kapag nahuli ka nila, arestado ka. Ganun ba? Ang tagal ko kasi sa States. Kaya hindi ko alam. Ito. Tumawag kayo pag may kilala kayo. Kahit anong trabaho, tawagin niyo. Suporta ng lahat. Simula ngayon, hangarin namin na ipagpatuloy pa ang pagtatayo sa Shorty Palace. Tapos balak din namin tumuto. Yung 20% na kita, mapupunta yun sa foundation. Ibabalik namin sa mga tao. Ang tulong na ibigay nila para maging matagumpay ang Bobby Group na lahat para gumanda ang buhay ng mga mamamayan. Kaya salamat. Oo nga pala. Sabihin ko, papunta na si Sawan dito. Nag-uusap pa kayo ni Sawan? Close pa rin ba kayo? Ay, ang ganda naman po ng araw ngayon. Thank you.
ano meron niya? Ano meron? Alam niyo naman na dapat maganda ang damit ko para sa okasyon. Dapat na maganda ako pag umarap ako sa mga tao. Ay, di bali na. Marami pa akong gagawin ngayon. Kita mo ba si Lisette? Ano naman kung sino gusto niya? Siya lang ang maayos. Tama naman ako. Ano naman kayo ngayon? Sabi niya lang, mahal na pagkain, mas masarap. Talagang pinagod niya pa rito para siya lang ang makakain, ha? Sandali lang. Alam niyo bang kung magkapapa sa Paris para din alam ang anak ko ng macarons? Kayo ba natang kumain nito, kalugo? Pero wala sila Carlo at Carla. Nasa English camp sila ngayon, hindi ba? At isa pa, alam mo naman kung gaano na pala ako dati. Kapag kumain nito ang mga pala, tatapa sila, hindi maganda yun. Papa! Ang kulit na naman po ni Lola! Kapag mo naman sasabihin na sa pala niya. Ayoko na po makasama ang Lola na yun. Hindi pa pwede kumuha tayo ng ibang katulong? Ikaw ang nagpasok sa kanya, kaya ikaw ang umayos niya. Papa, pabigin niyo naman po ako. Papa, naglalaro na lang kayo ng go. Sabihin ko, mukhang matatalo na si Sir Paolo. Hindi, hindi nila
ayos naman ang lahat. Malaki na ang naging improvement. Parang ko binabantayan ako ng papa mo. Kaya kinakamanok sa trabaho. Roman, naaalala mo pa ba hanggang ngayon? Isang ba kung anong tinanong mo sa papa ko noon? Kung anong pinakamaganda sa bahay? Oo. Oh, natatandaan ko. Hindi raw nakabase sa construction na ganda ng bahay. Maganda ang bahay kapag ang mga nakatira doon, masayang magkakasama. Maliit ba ano ba ng bahay, ang mahalaga masaya ang pamilya nakatira doon. Yun ang pinakamagandang bahay. Yun ang gusto ko nito yung bahay. Oo, dapat lang. Unti-unti mong itayin dito ang ganong klase ng bahay. Magkasama tayo, ha?
Simula ngayon, kaya ko na rin ang maglakad mag-isa. Buti at naging okay ang lahat na. Nagtayo ka ng ampula, magaling sabon. Ang ganda ng ginawa mo. Maraming salamat, Sawa. Dahil ikaw ang naging anak ko. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang regalo. Mama, magbubo na lang ko at isinilang niyo ako. Ending. Thanks for watching and God bless us.